Okay, hello guys. Ayan, welcome to my vlog again. And eto, I'll try to share siguro yung some part of my life dito sa Pilipinas while I am still on my longest vacation in the Philippines. So, ang gagawin ko ay I'm going to share yung condo na tinitirahan ko dito sa Ortigas Center. Okay, so I think this is a first time na i-share ko to sa lahat kasi I've been in the Philippines for almost 4 months. Yan, so ano lang tayo, siguro more on kwentuhan to and updates about me as an OFW vacationing in the Philippines, working on some of the projects na meron kami dito. Kaya yun yung laman natin. So, paano ba gagawin natin? I don't know what to do. Sige. So, mag-tour tayo. Let's start from the door. Ayan. So, dito sa door, from the door ha, hindi natin pwedeng i-share yung room number. I have this, anong tawag dito? Boxes. Ayan. So, ginagawa ko dito, may meron siyang laman na bigas. Dito naman ay face mask. Ayan. Face mask at kung ano-ano pa. And then, I have my shoes right away. Shoes! Okay, ito yung ilan sa mga favorite ko na lagi yung ginagamit. Ito, bagong labas siya. Yan, so hindi ko pa nalalagay yung, yung sintas. Pero lagi, mas of the time, ginagamit ko kulay white talaga. Mahirap kasi gumamit ng shoes na may kulay. Parang you should always, base it on your attire. Yan, pero pag mga panggala, yan, mga ganitong shoes ang ginagamit ko. Yung malalambot. Or ito, sobrang gasgas. Natin mo madumi pa siya. Hindi pa siya nalalabhan. Pero ito kasi yung mga shoes na ginagamit ko kapag medyo, alam mo, maglalakad. Ayan. And ang slippers ng bayan. Actually, nakuha ko to from Crooks, no? Sa Dubai. Meron akong project sa kanila dati along with other Dubai influencers to promote yung mga ano nila, slippers and shoes. So, and actually, I'm planning to eat itlog na maalat. Na-miss ko kasi siya sobra. So, mag-iitlog na maalat tayo. Okay, so nandyan yung lutuan. Then, syempre, favorite sa lahat, initan. You know, napili namin to sa Caloocan. Ayan, kasama ko sila Kenneth at saka si La Rafael at saka si PJ that time. Ang ganda niya kasi alam mong fit na fit siya dito sa sink. So, nandito na yung mga glasses. Ayan, tapos dito na patuyuan ng mga nahugasan. And then, of course, mugs for coffee. Tapos may sabitan na siya dyan ng mga sandok na pinamili namin sa Robinsons. And ito na, may ganun na rin. And syempre, dito ang galing. So, meron akong dalawang chopping board. One is for meat and one is for not meat. Ayan. Tapos ito, may kasama na siyang cabinet. So, meron siyang maliit dito na dito nakalagay yung mga yung mga food. Ayan, marami akong mga instant food. Chicharon. Ayan, tapos favorite to. Oh God, na-miss ko to sa Pilipinas kasi wala ko masyadong makitang ganito sa abroad. Yung sotanghon, sobrang favorite ko to. In case na nagugutom ako madaling araw, kaysa kumain ako ng kanin, so nagaganyan na lang ako. Tsaka syempre, hindi pwede mawala ang aking favorite na century tuna. Yan, may mga dyan, may mga munggo, mga seasoning at kung ano-ano pa. So yun yung laman ng unang cabinet ko. And then, yung second door, this is more of, yan na, mga ingredients. Yan. Kasi dito sa Pilipinas, mahal nga kasi kumain sa labas. So, napipilitan talaga ako na magluto. Tsaka ilang mga plato and yun. Para nasa loob lang siya, para hindi siya ipisin. So, dito natututo ako magluto ulit. Kasi alam ko naman marunong ako magluto eh. Pero, alam yun, feeling ko kasi bagong salta ako dito. So, wala masyadong kaibigan sa paligid. Walang mayayayan. Oh, kain tayo sa labas! Yan, so dito, wala kang choice, you have to cook. Tapos ito, I'm just going to share. Ang cute kasi ng mga to. Parang we went to DV Mall. Ayan, somewhere sa Caloocan. Kasama ko din yung mga team ko sa Code Point. And ang cute ito, ayan. So ginagamit ko to kapag may mga niluto. Ganyan, if let's say, dadalaw sila dito sa condo. Ito, may, syempre hindi pwedeng mawala. Kailangan meron tayong microwave. At saka hindi ko alam kung i-share ko sa inyo yung laman ng ref. Wala siyang kalaman-laman. So, ang laman ng ref ko ay, syempre, tubig. At saka ito, natirang alak namin ni PJ nung dumalaw siya dito. Yung si PJ yung isa sa mga anak-anakan ko dito na kasama din namin sa Code Point Philippines.
At meron akong, syempre, kamatis. Ito naman yung natirang adobo. Hindi pa talaga niya inubos, oh. Tapos, tubigan, ewan ko ba. And ang nag-iisa na natitira, guys, hindi pwedeng mawala. Okay, at least, meron kang something to eat. Diba? So, yan yung aking mini ref. And dito, since ako lang naman mag-isa, normally kasi tinatago ko yun doon sa ilalim, eh. Sa ilalim nito. So, sa ilalim kasi, syempre, basurahan. At saka mga lahat na abubot. So, meron akong ano dito, pang sanggupsal. Sanggupsal. Yan, saka mga extra plates and all kung kailangan na kailangan talaga. So, yan yung ano niyan, yung laman niyan. Pero dito kasi I have this table. So, nandiyan na yung rice cooker. Nagsasayin na ako. Imagine niyo mag-isa lang ako pero yung rice cooker ko. Malaki kasi in case na may dumalaw nga na from Good Point. Ang madalas na nandito kasi is si Rafael. Ayan, ayan, si Kenneth at saka si PJ kasi they are from UE at saka UST, mga cheer dancers sila. So, before, nung hindi pa nagsastart yung klase, dito talaga sila nakatira. Parang dito sila nagstay ng matagal. Pero as of now, may kanya-kanyang dorm na sila doon. So, ako na lang mag-isa. And, para mas maginhawa ang buhay, at mas madali ang buhay, so kailangan mo ng air fryer talaga. Ayan, since... Ito, I'm back na rin naman ng konti sa pag-gym. Kaya meron tayo neto. Yun, anything lang. Okay? And nandito po, I just like to share. Binigay to ng sister ko. Ayan, money tree to, diba? So, I have two. So, nilalagay ko siya dito sa loob. So, nandyan yung mga boxes ng mga office supplies na meron ako at mga anong abubot. So, dyan lang siya naka-display. And then... Dito sa loob, ang gulo pala ng buko, no? So, dito sa loob, sa sala side, eh, meron akong table, parang office station ko siya. So, dito ako nag-work, tapos meron tayong konting pa, ano dyan, paano sa, bakit ganun? Yun, para ma-modify yung, modifier yan, air modifier, tama? Ayun, and then may painting from Dubai, kasama ko siya. Ang storya kasi nito, bakit gusto ko ng feather? Kasi gusto ko talagang mag-fly high, di ba? Soar high, yan yung meaning sa akin. Na kaya kong umangat pa. Yan, yung simbolo niyan sa akin. And then meron tayo nitong ilaw. Ito yung Wiz na light. So, alam mo ba yung bulb pa lang niya nasa 1,000 pesos na? So, ito maganda kasi nababago-bago ko yung ilaw niyan. So, minsan ginagamit ko siya for live or minsan ginagamit ko naman sa work. Ayun, so na-adjust siya using my phone. So, ito yung aking workstation. Cute! And then, ito ang ating maliit na sala. Ngayon, nagpalit na ako ng punda kasi yun nga, Christmas na. So, di ba nga, beer months na. So, nagpalit lang ako ng punda para kunyari may Christmas feeling dito sa loob ng ano ng room. Kasi, alam mo, minsan mag-isa lang ako, hindi ako palaupo dito. Kasi nga, syempre, parang kulob. So, mas madalas na doon ako sa balcony, which I'm going to share later. So, dito, well, unfortunately, hindi ko dala lahat ng gamit ko from Dubai. Yan, nandun pa yung iba, pero nandito yung ilan sa mga trophies na meron ako na dala. Yung picture sa likod is actually, yan yung pinaka, hindi siya latest eh. Oo, I think this is top 300 ng Ilustrado Magazine. So, parang special edition yon ng Ilustrado Magazine sa Dubai. Na kung saan yung top 300 is yung mga most influential Filipino in the community. So, golf yun. Buong golf region. So, I'm very glad as a pioneer vlogger, kauna-unahang vlogger sa Middle East. Kaya nandyan ako sa list na yan. And, Pasko na. Sabi ko, Santa Claus ba ang bibilhin ko or iba? Well, maybe soon we will have Santa Claus. And syempre, daladala ko rin yung Filipino Times Awards. Yan, dalawa yan kasi magkasunod na taon. Ano to eh, media at saka social media. So, hindi ko pwedeng iwanan yung mga books. Ang binabasa ko ngayon ay, asan na siya? Friends with Benefits. Ayan, kaya siya may marker. Meron siyang marker dito kasi hindi pa ako tapos. Nasa unang pages pa lang ako. So, minsan kailangan ko magbasa kasi alam mo, more information... Mas maganda kasi. Okay? And then the rest, nandyan yung mga headset from... Yan, sponsor sa akin yan ng Sennheiser. At marami pang iba. And then of course, camera for vlogging or kahit ano. At kung ano-ano pang abubot.
Pangit yung CR ko ha. Ito yung CR na merong clock dito ng this is Dubai time and this is Philippine time. Dito ang gusto ko lang i-share is ito, yung sa bowl. Meron akong nabili nito sa Shopee. Ayan, nakita namin to sa Shopee. So ang ganda niya kasi, alam yun, it will actually accommodate more things na pwede mong ilagay since maliit lang yung shower area. So nandito na lahat ng mga bagay-bagay. Ayan, alcohol, mouthwash, dito naman lahat ng mga small na abubot. And meron tayo nito, nabili ko naman to sa Handyman yata. Ayan, sa Robinson. So this, lahat ng shampoo. Ngayon, papasok tayo sa loob and I have this mirror. Ayan, so nilalagyan ko siya ng basahan sa bandang baba. Kasi di ba para pag nagbibihis ka, yun, at least dito ka naaapak. Tapos meron tayo ditong, ano nga to, snake plants. And nakatago dyan yung ilan sa mga trophies and ano na trophies, mga certificates na meron ako and some photos. Kaya yon. And ang aking magulong higaan, hindi pa kasi siya naayos. So meron ako dito, this is actually from Dubai, no? So maganda kasi siya kasi pwede siyang upuan, pwede siyang taguan ng gamit. So nandyan yung mga hanger. Anong meron dito? Dito naman lahat ng mga personal na mga bagay na kailangan ko. Nandyan yung mga lapel, mga headsets, mga hard drive at kung ano-ano pa. So double deck, yan, para in case na may bisita, pwede matulog. Kasi hindi ako pwede mag single bed dito dahil or else sa lapag sila matutulog. Kaya minsan ginagawang higaan yung sofa bed. Sofa bed kasi siya. So yan, pwedeng isa o dalawa yung pwedeng matulog dyan if in case. Dito naman isa. Yan. And ito yung laman ng aking cabinet. So sa taas, ayan sa taas mga ano yan, mga itong hindi ko madalas ginagamit. Pero nandito yung mga towels, tapos yung mga damit dyan na hindi ko masyadong ginagamit. And sa aking cabinet, ito. Boom! Ayan, so as you know, mahilig ako sa tawag nito sa mga jackets. Ang dami kong jackets at saka mga panlamig. Ayan, kasi nga, hindi ko alam bakit. Ayan, so nandito na yung mga pang-office ko and all. Ayan, saka pants. Tapos sa baba naman, yung, yun, mga damit and... Ito, I have two luggages na ready for anytime na magta-travel ako kasi nga, part ng trabaho ko dito sa Pilipinas ngayon with the Visa Center is umiikot ako sa mga branches. So, I have to have a ready maleta para, alam yun, isang anuhan na lang. Okay, now, let's go sa aking balcony. So, dito, may na-set up din akong ano, office station in case na, kunyari, gusto ko ng outdoor. Yan, dyan ako nagtatrabaho. Tapos, yan, may mga trade din ako dyan ng anything. And I have plants. Yan, so lahat to, bigay siya ng sister ko. Awa ng Diyos, nabuhay naman siya. Yan. And, nandito rin yung iba sa baba. Yan. Para lang ano, ano ba, malaking bagay kasi na may greens. Nakakaano siya sa mata. And that's also the reason why meron akong painting dyan. Para at least hindi white wall lang yung titingnan ko. So, yun. Yun yung aking maliit na condominium. Yan, dito sa Pilipinas. Kaya, na-share ko lang sa inyong lahat. And what else? Ano pa ba yung mga plans? Maybe just an update to everyone. Nandito ako because I've been away for more than 10 years in the Philippines. So, I really wanted to take this vacation. Iga lang kasi ang daming branches na binubuksan ang The Visa Center dito. So, I really wanted to be involved. Yan. So, aside from I am the brand ambassador ng The Visa Center, I am now the PR manager. I'm helping on collaborating with different organizations or company. Tapos, I have a radio show na, DWBL, yan, The Visa Center Live. That's every Saturday, 8:30 to 9:30 p.m. Yan, pwede nyo po mapanood din ha, kasi automatic naka-live din siya sa kanilang Facebook page, DWBL Radio. Yon. And I'm staying longer pa. I just don't know if I'm going to travel on November to Dubai kasi or Abu Dhabi kasi merong event doon. Pero that's still on hold. Hindi ko pa alam kasi yung plano ko if I'm going to fly papuntang Abu Dhabi. So for now, dito muna ako. Enjoying Philippines. Ayan, medyo adjusted na rin ako naman ako ng konti. Ayan, kasi ang dami kong kailangan i-adjust ng una. Kasi alam mo, yung mga supermarket kasi dito, wala masyadong tumatanggap na credit card or card payment.
halos karamihan cash or GCash. Ang means of transportation naman, kailangan talaga meron kang app. Okay, mga apps na kailangan. So yun yung Grab. Ayan, so it's for you to easily get a taxi or a car for you to travel. Kasi kapag tinry ko na lumabas sa condo tapos mag-abang, parang ang dalang ng taxi. Ang pagko-commute naman within Metro Manila, medyo inayos kasi nila. So wala masyado mga bus along EDSA area. May mga area lang for their terminals na doon mag-pick up at saka magbaba ng mga passengers. So I have no choice kundi mag-Grab. Ayan. Pero kung gusto niyo makatipid, angkas or other ano motorcycle companies na nag-o-offer ng ganun. So parang aangkas ka doon sa driver. Ayan. So medyo mura siya. What else? Ano pa ba? Nandito ako because siguro I'm looking for an opportunity na makatulong pa talaga sa Davisa Center kasi we are expanding and expanding and expanding pa eh. So we're planning to have Cagayan Valley, we have Ortigas Center, tapos probinsya, yan, Iloilo, Cebu, Davao, mga ganun pa yung plano. Kaya yon. Well, ang dal-dal ko. So guys, thank you so much for watching. Ayan, sa mga matatagal ko ng subscribers on my YouTube channel. Thank you guys for staying there. I've been on and off on my vlogs. Pero eto, I'm back. Ayan, I'm even starting to accept collaborations with different brands. So meron akong isang brands na i-share sa inyo later on. Ano siya, ginagamit siyang para siyang microphone sa mobile phone. Ayan, or kahit sa laptop. Yan, maganda siya. So ang tabayanan niyo yan from Muano. Yan, from Muano. So yun, alam ko na post ko na yun sa aking Facebook page or Facebook account. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and stay safe everyone. God bless. Bye!